Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, babantayan ng Department of Education o DepEd ang investigasyon sa suntukan ng dalawang grade 9 students ng Kolehiyo de San Agustin sa Makati City. Sinabi ni DepEd spokesman Michael Poa na inatasan na nila ang Schools Division Office na makipag-ugnayan sa naturang paaralan at inabisuhan naman sila nito na mayroon ng ginagawang investigasyon ukol sa pangyayari. Binigyang diin ni Poa na tanging supervision and regulation lamang ang maaaring gawin ng kagawaran sa mga private school pero handa naman silang i-monitor ang takbo ng investigasyon. Tiniyak din niya na ang kapakanan ng mga bata ang kanilang prioridad at patuloy ang pagsisikap ng DepEd na masugpo ang mga insidente ng bullying o anumang pang-aabuso. Sa kumalat na video, makikita ang suntukan ng dalawang kabataan sa loob ng comfort room ng naturang paaralan. Naglabas na rin ng statement ang pamunuan ng paaralan sa pamamagitan ng Rector of Colegio de San Agustin na si Father Dante Bendoy na nagsabing may ginagawa silang investigasyon kasunod ng pakikipag-ugnayan sa magulang ng mga batang sangkot sa insidente. Mas mapapabuti ang pagtatayo ng farm-to-market roads o FMRs sa bansa. Ang pagtitiyak ay ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kaugnay ng Joint Administrative Order on the Farm-to-Market Roads na inaasahang pipirmahan ng Chief Executive ngayon Disyembre. Ayon sa Pangulo, magkakaroon ng national timetable ang pagbuo ng FMRs at magiging katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Departments of Agriculture, Public Works and Highways, Interior and Local Government, Trade and Industry at Tourism. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng interconnection ng farm-to-market roads sa ibang infrastruktura upang mapabilis ang paghahatid ng serbisyo at mga produkto na magpapalakas sa agricultural programs ng bansa. Itinanggi ng beep card operator na AF Payments Inc. ang akusasyong pinagkakakitaan nito ang kakulangan ng beep cards sa MRT3 stations. Mabibili ng 188 pesos sa AF Payments official online store sa Shopee at Lazada ang stored value cards na 100 pesos lang sa istasyon at may 70 pesos ng laman. Depensa ng AF Payments, ilang taon na silang nagbibigay ng subsidy sa cards at inabot ito ng 24 million pesos ngayong taon. Kaya hindi sila maaaring akusahang tumutubo sa operasyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.